Ikaw ba'y magpapalagay ng bintana sa iyong bahay? Pero di mo alam kung anong babagay na design dito. Ano bang mainam para sa mainit at maulang panahon dito sa Pilipinas? Sliding ba or awning? O casement kaya? Or jalousy? Kung kayo interesado, panoorin mo ang video ito. Hi, this is Kuya Arki, your Kuya Architect. At kung bago ka pa lang dito, please do subscribe sa ating official YouTube channel. And click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa video ito, ating i-discuss ang advantages at disadvantages or mga issues ng mga common types of windows para matulungan kayong pumili ng klaseng ilalagay nyo sa inyong bintana sa anumang parte ng iyong bahay. So, tara! Una, ang sliding window. So technically, ang isang sliding window ay na-open by sliding the window panel through the upper and lower track of the window frame. Thus the name sliding. So ano-ano nga ba ang mga advantages nito? Una, it gives modern aesthetic. Maganda siyang tignan, especially kung trip mo ang isang modern style na bahay. And for those people who are into minimalism, wak din ito dahil minimal lang ang detail nito. Modern at minimal looking gaya ng mga bintanang ito. So that's the first advantage. Second, it is easy to maintain. Isa nga sa kagandahan ng isang sliding window ay ang madaling paglilinis nito. Kasi nga generally naka-standing flat position lang ang window panels nito. So mas madali itong punasan para alisin ang mga alikabok or mga duming namuo sa bintana. Ang susunod na advantage ay pagiging space saving nito. Kung makitid na ang area sa labas ng iyong pagbubuksan ng iyong mga openings, like say makitid na corridor or hallway, mainam na gumamit ng sliding window. Hindi ito kumukuha ng space pag ito'y binubuksan. Kasi nga within the plane lang ng opening ang paggalaw ng window panels nito. So again, para hindi maka-obstruct ang bintana sa isang narrow space, sliding window can be a good option. Next, it can be easily installed with metal grills and screen. So sa panahon nga ngayon, maraming nagpapa-install ng metal grill sa bintana. Of course, para ito sa ating security. Mahirap na makapasukin tayo ng mga magnanakaw, di ba? And for sanitary and health purposes naman, it is very advisable to install screen sa ating mga openings para iwas lamok o anumang insekto na maaaring magdala ng sakit sa ating bahay. Given that, pag ikay nakasliding window, mas madali nga mag-install ng metal grills at screens. Dahil again, flat lang siya pag binubuksan. So those are the advantages of sliding window. Ngayon, talakayin naman natin ang mga disadvantages nito. Ano nga ba ang mga issue na kasama nito? Halika, ating alamin. So unang issue, hindi ito climate adaptive. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito, ang sliding window ay hindi akma para sa ating tropical climate. Una, dahil 50% or kalahati lang ang nabubuksan ng opening nito. Hindi na-utilize ang pagpasok ng hangin sa loob ng ating mga bahay. Not really ideal for natural ventilation. Dapat malapad ang iyong bintana dahil restricted nga sa isang panel lang ang opening nito. Kung meron tayong tag-araw, syempre meron din tayong tag-ulan. Ang isa nga sa disadvantage ng isang sliding window ay hindi ito ideal buksan pag may ulan. Dahil madaling pumasok ang tubig ulan pag ito'y naka-open. So ang tendency ay nagiging maalinsangan or humid yung loob ng bahay kahit umuulan sa labas. So again, hindi siya bagay sa ating klima. Next issue ang pagiging poor dust and debris catcher nito. Dahil nga ito ay vertically positioned pag nakabukas, mas madaling makapasok ang mga alikabok or debris na nanggagaling sa labas. Di niya ito nasasalo. Kaya nga advisable na maglagay ng window canopy over sa mga bintana nito para masalo ang ulan, dumi at iba pa mula sa pagpasok sa loob ng bahay. So hindi climate adaptive at madaling pasukan ng ulan at dumi. Those are the main disadvantages sa paggamit ng sliding window. So, ang sunod nating bintanang i-discuss ay ang awning window. So, ang isang awning window ay naka-hinge sa upper part ng kanyang frame. And generally, nabubuksan by pushing it out. And here are examples of awning windows.
So, ano naman ang kagandahan nito? Una, visual articulation. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng more visual details or design sa isang pintana, especially if it is consist of maraming frames, gaya ng mga ito. Hindi ito monotonous or flat tignan, unlike sa isang sliding window. Second, unlike sa sliding window, ang awning window ay mas climate adaptive. Bukod sa pwede mo itong buksan more than 50% ng lapad ng pintana, pwede mo itong buksan ng slight kahit umuulan dahil nasasangga naman ito ang tubig ulan mula sa pagpasok sa loob ng bahay. Mas maraming hangin ang pwedeng pumasok sa bahay for better ventilation at less humid pag umuulan. Nasasalo rin niya ang mga debris or alikabok kahit walang canopy sa taas nito. Third advantage, save space in wall surfaces. Kung ayaw mo ng malapad na opening ng isang pintana dahil may ilalagay ka sa iyong dingding, let's say isang TV wall or other openings gaya ng pintuan, saktong ilagay ang awning windows. Dahil nga ito'y nabubuksan palabas, pwede itong magkaroon ng mas manipis na opening para magamit mo yung wall space for other purposes. So yun ang mga ilang advantages ng awning window. Ano naman ang kanyang mga disadvantages? Well, first, it tends to be more expensive. May mga times na mas magastos ang bintanang ito dahil kailangan ito ng mas maraming framing or mullions. Especially kung mas malapad yung mga openings na kailangan itong i-install. So, material and labor-wise, masasabi natin mas mahal ang option ito. Ang sunod namang issue, mas komplikado itong lagyan ng grills at screen. Dahil nga binubuksan ito palabas. Ang metal grills nito ay commonly nilalagay sa loob ng parte ng bahay. Kasi nga, paano naman ito bubuksan kung may grills sa harapan? Kung hindi mo feel makita ang metal grills sa loob ng bahay, well, baka maging issue ito para sa'yo. Mas komplikado naman ang paglalagay ng screen dito. Kailangan pa kasi ng special device para mabuksan ang awning window mula sa loob gamit ang paikot na lever nito. Pero kung ayaw mo nang gumastos para dito, iwanan mo na lang na walang screen, which is typical para sa mga awning windows. Pero nga, maaring makapasok na ang mga lamok or ibang insekto pagbukas mo dito. Those are the advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng awning windows. Well, before we continue, you can also check out our other videos in design and construction. Links on the description below. So next naman natin i-discuss ay ang casement type window. So, ano naman ito? Well, para lang itong awning, but this time the panels are hinged at the side of the frames and can be opened by pushing out sidewards. Tulad naman ito. So ano naman ang kagandahan ng isang casement window? Well, una, maximize airflow. Compared sa sliding at awning window, you can utilize the opening of casement windows up to like almost 100%. Ibig sabihin, mas malaki ang inaalaw niyang pasok ng hangin for better ventilation. You can also adjust the direction of the panels to be directed sa direction ng ihip ng hangin para ma-maximize ang airflow para presko sa loob ng bahay. Gaya ng awning, nakakasave din ito ng wall space dahil hindi kailangan ng malapad na opening para ito'y mabuksan. So those are some of the good qualities of casement windows. Ano naman ang mga disadvantages or mga issues nito? Tara, i-discuss din natin. Well, gaya ng isang sliding window, hindi ito nasasangga ang mga alikabok or debris na maaaring pumasok mula sa labas at ang tubig ulan pag ito'y nakabukas. Kaya kung gagamit ka ng isang casement window, gaya ng isang sliding window, kailangan mo ng window canopy sa taas ng opening. Nagiging humid din sa loob ng bahay pag umuulan kasi nga hindi mo ito basta-basta mabubuksan kasi papasok nga yung tubig. Presko pero madaling pasukan ng mga bagay-bagay. At kagaya sa isang awning window, nasa loob din ang metal grills nito. At karaniwan din walang screen kung ayaw mong magdagdag ng gastos. So yun ang kagandahan at mga issues na maaari mong kaharapin kung gagamit ka ng casement windows. So last na ating i-discuss sa mga common window types ay ang louvered window or mas kilala natin bilang jalousie window. Well again, technically ang isang jalousie window are composed of parallel panels of glass or wood and connected by movable frames that operates the windows. Well, this type of window is very common, especially doon sa mga nagtitipid. So ano naman ang kagandahan sa paggamit ng jalousie windows? Una, economical. Ito nga ay masasabing isa sa pinakamurang bintana na pwede mong i-install. Madalas nating makita ang type na window ito sa mga socialized housing. Gaya nito.
uyong sa mga pabahay ng gobyerno. Kasi nga, mas mura. So, if you are on a tight budget, maaaring ito ang swak para sa'yo. So, the second advantage. Among all the windows mentioned earlier, ang jalousy window ang pinaka-climate adaptive. Bakit? You can maximize the ventilation rate, gaya ng isang casement type. You can also leave it slightly open pag umulan, gaya ng isang awning window. Kahit wala pa itong canopy sa itaas, mas presko na, pwede pang buksan kahit umulan. Third, gaya ng isang sliding window, pwede mong ilagay ang metal grills sa labas ng bintana. Hindi rin komplikado kung maglalagay ka ng screen dahil hindi naman nababangga ito ng mga panels pag binubuksan. And lastly, they have replaceable panels. Ibig sabihin, pag may sira ang isang panel ng jalousy window, madali mo itong mapalitan. Unlike sa other window types that we discussed earlier. Mas mura kasi ang per jealousy panel dahil nga mas dihamak na mas maliliit ito. So those are the advantages of jealousy windows. Ano naman ang mga disadvantages nito? Una, cheap looking daw. Well, marami sa atin ang kinukonsider ang jealousy window bilang cheap option. Hindi natin ito kinukonsider bilang class or modern na design. Para sa iba, ito ay somewhat baduy. Pero talaga, perception lang ito. You should know na may available na high-end type na jalousy windows na merong mga mamahaling materials. Gaya naman ito. Well, nasa design din yan ng bintana. Jalousy windows can also look elegant and modern looking. Especially kung may mga bintana kang may floor to ceiling height or matataas. Gaya naman ito. So again, nasa design lang yan. Isa pa nga sa mga issue ng jalousy window ay ang maintenance nito. Sa lahat ng mga bintanang na-discuss natin earlier, ito ang pinakamatrabahong linisin dahil need ng mga panels to be horizontally flat para tamang mapunasan ang mga ito. Kailangan mo itong punasan sa ibabaw at sa ilalim at uulitin mo ito sa bawat isang panels. Hindi ito madali given maliit lang ang space in between those panels. Meron niyang iba na susugatan dito. So yun basically ang mga issue sa jalousy windows. And there you have it. Those are the advantages and disadvantages ng iba't ibang common window types. So between sliding, awning, casement, at jalousy, ano ang pinakagusto mo? At ano pa bang ibang topic ang gusto mo nating i-discuss? Write down your answers in the comments below. And if you like this video, give it a like and subscribe to this channel. Again, this is Kuya Archie, your Kuya Architect, and thank you for watching. Bye!